Sana maintindihan mo na nagsinungaling ka sa akin. Maghihiwalay ba tayo, babe? Jordan? Halo kung matutupad na yung mga pangarap ko. Kasama na kami ni Tori, ni Jordan. Pabalik din yun, I'm sure. Alam ko naman na may sinisikreto kasama tungkol sa inyong dalawa ni Christy. Pero naloka din naman ako sa revelasyon mo, di ba? Pinagtatakpan mo yung babae yun. Ano ba kasi mahihita mo doon sa pesta yung Christy na yun, ha? Gusto mo lagyan ko ng gasa yung bibig mo? Yung simula pa lang, kakabalik pala ni Christy. Alam mo naman na may nangyari sa kanya doon sa kuta. Sabi niya sa akin, pinilit siya. Iba yung nag-asawa. Ibig sabihin, gusto rin niya yung ginawa sa kanya. Eh, sa'yo mismo nang galing, walang visa yung kasal nila ni Leon. Bakit pa gusto mo ayusin ka kay Christy? Si Jordan? Nandiyan si Jordan, magtago ka. Dito. Aray ko. Paalis mo kagad yung hayop na yan, ha? Oo na. Huwag ka magpapakita kay Jordan, ha? Tsaka huwag ka maingay. Saan ka pupunta? Wala ko ng tubig. Jordan? Anong ginagawa mo? Bakit may... daming dugo? Bakit may dugo? Huwag mo na tanungin. Umupo ka muna dyan. Huwag mo napansinin yan, nakakaya. Nakakaya? Nasugatan ko kasi yung paka ko nina. Inagamot ko, kaya di ko na nalinis kasi bigla kang dumating. Saan yung sugat mo? Ha? Wala, huwag mo na tingnan, nakakaya nga eh. I'm sorry. Alam mo, parang nawala naman na yung lasing mo. Ba't hindi kaya kunin mo na yung kailangan mo habang tinitimpla ko yung kape? Hi. Nakuha mo na yung amplifier? Nalagay ko na sa auto. Galit ka ba? Ayan, naninibago ako sa'yo eh. Sabi mo sa akin pag kailangan ko ng kaibigan,
or na makakausap, lahi ka na dyan para sa akin eh. Kulang na lang, itaboy mo ako palabas. Nabigla lang ako nung dumating ka. Tsaka, diba ilang beses mo na rin akong pinush away. Sakta mo din naman ako, Jordan. I'm sorry. Gulong-gulong na ako sa sitwasyon ko eh. Tumagdag pa yung hype na Leonel. I really want to be there for you, Jordan. Pero, na-realize ko na parang unfair lang din sa akin kasi I really can't be friends with you. Dahil hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. Shay. Hindi ko kaya marinig yung issues niya dalawa ni Christy. I'm sorry, pero hindi ko kaya na makita ka na after kanyang saktan, after kanyang lokohin, at the end of the day, siya pa rin yung pipiliin. I'm sorry. Huwag mo naman akong saktan pa. You're right. You're right. I'm sorry, I'll go. Salamat sa kape. Buti naman umalis na yung hayop na yun. Alam mo, kasalanan mo to eh. Ngayon na sana yung right time para mabawi ko si Jordan habang busit pa siya sa Christy na yun, pero hindi ko magawa dahil nandito ka! Sino yung ka-text mo? Baka tina-tridor mo na ako, ha? Ang praning mo naman eh. Ba't ba ang init ng ulo mo lagi sa akin? Dahil ba yung kay Jordan? Sino nga yung ka-text mo patingin? Oo. Oh, si Billy. Anak ko. Pamangkin mo. Oo. Oh. Dalaga na siya. Kung hindi mo na itatanong. Kamusta naman siya? Hindi ka ba niya hinahanap? Ito na, hinahanap niya ako. Pero alam naman niya lahat ng ginagawa ko. Kaya nga, iniwan ko siya sa mas ligtas na lugar. Mas ligtas? Saan naman sa mga tigakuta mo? Hindi ka ba naawa sa anak mo? Babaeng tao nun, tapos diyan mo lang iniiwan. Anong klaseng buhay yung kinalakihan niya dun? Okay, bakit? Pinino ko siya iiwan. Dito? Sa'yo? Tatanggapin mo ba siya dito? Oo. Mahirap yung buhay namin sa Kuta. Madami akong bagay na hindi naibigay sa kanya, mga material na bagay. Pero masaya siya. Masaya siya sa poder ko. At ang pinaka-importante, bukas ang mata niya sa lahat na nangyayari sa paligid niya. Pero sana man nang binigyan mo siya ng choice, di ba? Hindi yung pinipilit mo na lang siya dyan sa mga pinaglalaban niyo. Kaya laking pasasalamat ko talaga na lumayo kami doon ni Mama. Alam mo, tama na yung desisyon niya na umalis kami doon sa lugar na yun kasi hindi ko kaya yung buhay na binibigay mo sa anak mo.
Baka nakakalimutan mo, Shaira. Kahit lumayo kayo ni nanay, tinulungan pa rin namin kayo ni tatay. Tinustusan namin lahat ng pangangailangan nyo dito sa Maynila. Ang kapal na mukha mo, huwag na huwag mo ako susumbatan ng ganyan dahil alam mo kulang yon. Aalis na kami. Walang kinabukasan ng mga bata rito. Alam mo ang buhay na pinili natin, Maya. Tapos magbabago ang isip mo ngayon? Dahil lumalaki na yung mga bata, pinahawak mo na ng baril si Leon. Tapos ano? Isusunod mo si Shaira? Nung tayo pa lang, ayos pa lang. Pero hindi, ayoko na gantong buhay para sa kanila. Shaira, tara na. Nasaan ang mga gamit mo? Ayoko pong umalis dito, Nay. Hindi kita iiwan dito. Halika na, anak. Halika na. Salamat ka na, Leon. Halika na. Huwag mong pilitin ang bata kung ayaw niya! Anak, kuya, ano ba? Sabi ni nanay, mas maganda doon sa Maynila, kuya! Halika na! Halika na, anak. Hindi ko po iiwan si tatay. Kawawa naman po siya pag umalis tayong lahat. Ginawa pa rin naman namin ang lahat. Para makabawi sa'yo, Shai. Kahit nawala na si nanay, ginawa pa rin namin ang lahat. Tinulungan pa nga kita para makuha yung Jordan na yan. Alam mo kung hindi yun yung buhay na pinili ninyong dalawa ni tatay. Sana buo pa yung pamilya natin ngayon. Sana hindi tayo nagkakaganito. Sana masaya tayo! At hindi tayo naghahabol sa mga tao para mahalin tayong dalawa! Hindi totoo yan. Sa totoo lang, ayaw na ayaw ko talaga na nadidikit yung pangalan ko sa'yo. Pero tingnan mo! Nandito pa rin tayong dalawa. In love sa dalawang taong mahal yung isa't isa. Hindi nga totoo yan! Mahal ako ni Christy. Alam kong mahal ako ni Christy. At ipapaalala ko sa kanya lahat ng pinagsamahan namin dalawa. Pues mahal din ako ni Jordan. At konting push na lang, babalik din siya sa akin. At ngayon, naiisa lang pala yung goal nating dalawa. Dapat magtulungan tayo. Babawiin ko si Jordan. Para makuha mo din si Christy. Pero ilayo mo na yung pesteng babae na yun dito! Ano yun? Bigla na lang siya naglaho? Ano? Para siyang bula? That can't be! Mama, tinik si Leon. Kasama sa training sa kalasagang pagtakas. Sinuido namin buong paligid ng hotel. Dahil po sa injury niya, pinabantayan na namin ng mga ospital at klinik. Pero wala pong report ng gunshot victim. Baka naman meron silang... Meron siyang kakilala dito na malapit nakatira dito. Kaibigan, kamag-anak, o kaya... hindi ako alam, baka doon siya tumutuloy. Kaya ho kami nagpunta rito, ma'am. Baka ho may nalalaman kayo na kakilala niya, kamag-anak, o kaibigan dito sa Manila. Di ba ho, mas kilala niyo siya? Wala kasi akong alam eh. Yung mga tauhan lang ni Leon sa kalasag, yun yung mga tinuturing niyang mga kaibigan saka pamilya niya. At saka hindi naman yun nagpunta ng Maynila noon. Pasensya na kayo, wala kasi talaga akong maisip kung saan siya pwedeng magtago. Kelvin. Yes, sir. O ito, testingin mo agad ha, kasi maayos na yan. Ah, sige po, sir. Medyo komplikado lang yung ano dito, pero gumagana yan. Okay po. Kabit mo lang na maayos, ha? Salamat, sir. Kailangan natin ma-check to, eh. Sige po. Jordan. So, pumunta kay Shaira kagabi? Doon ka natulog? Huwag kang mag-alala, hindi ako doon natulog.
Kinuha ko ng amplifier at dumiretso ako dito. Dito ako nag-checking. Tol, di naman yung ibig ko sabihin eh. Alam mo, Jeff, gusto ko lang sana magtrabaho ngayon eh. Pwede mong mag-focus muna tayo. Tumawag sa akin si Christy. Nag-aalala siya sa'yo. Jordan, makinig ka muna sa akin. Sa'yo yun, nakawala pa. Lahat ng buhay niyo, delikado pa. Ano pa naman yung sinamama muna si Christy? Eh ano, ipipilit mo na naman ba yan? Tol, alam kong galit ka sa'kin. Dahil dun sa nangyari kagabi. Pero sinasabi ko sa'yo, wala akong intensyon. Wala akong ibang gusto na mangyaring masama dito. At saka tanggap ko naman eh. Tanggap ko hindi ako gusto ni Shaira, pero... Tol, yung concern ko sa'yo, totoo yun. Ha? Magkapatid tayo dito eh. Tayong pamilya. Tayong magkakampi dito. Liwanag? Mula ngayon, lahat ng desisyon mo, respetuhin ko. Suportahan kita. Paano yan? Mami? Hmm? Kaway po ba kayo ni Daddy? Narinig po kasi kita last night, umiiyak ka po. Diba kasi, nak, minsan ang mga tao nagkaka-miss understanding. So, kami ng daddy mo kagabi, nagkaroon lang kami ng misunderstanding. Nangyayari din naman yun sa inyo ng mga kaibigan mo, diba? Opo, pero sana, upati na po kayo ng daddy. Miss ko na po kasi siya eh. Gusto ko po yung tabi-tabi po tayong matutulog. Hindi bala, nak. Aayusin naman namin to ng daddy mo for you. Thomas. Turo po sa akin ni Lola to make up with my friends po. Mapit lang daw po ako sa kanila. Sorry lang po ako dun. Be humble daw po and admit my mistake. Kapag ginawa ko po yun, napaforgive po agad ako nila Kali. Thank you, Nak. That's very smart advice. I love you. Okay. I love you too po, Mommy. Pareho po kayo ni Daddy. Matapos na. Sige. Hello? Pumasok na ba si Jordan? Ah, oo. Andito sila. Nag-set up sila ni Jeff dito. Oh, sige, pupunta ako. Ngayon? Girl, wag na. Important tong event na to. Hindi sila pwede ma-distract. Eh, kailangan ko siya kausapin. Mamayang gabi na lang. Bakit? Ano meron? Naka-check-in si Jordan dito sa hotel. Bibigyan kita ng access room niya tonight after ng event. Mas maganda yun, di ba? Sige. Sige na. Bye. Niyaya ko nga siya, nasa bahay nalang matulog eh. Wala, gusto raw niya mapag-isa. I'm sure inom lang din yun. Sige Jeff, salamat ah. At least ngayon alam ko na kung saan siya pupuntahan. Ah, sige, basta tsagain mo lang yun si Jordan. Makikinig din yun sa'yo. Basta sa Villa 1-8 ha? 1-8. Okay. Sana makumbinsi ko na siyang humuwi sa amin. Salamat ulit Jeff, salamat talaga. Ah, sige. Kita sobra, ikaw na ang kailangan ko sa buhay ko. Kahit anong pagsubok ang dumating sa atin, babe. Handa akong malagpasan lahat yun for you and for Tori. Nagpakasal kami sa Kuta. Naging pamilya kami. At yun ang hindi niya masabi-sabi sa'yo. Just let me explain. Malalaman mo kung bakit ko yung ginawa. Jordan, alam mo ba yung kasal sa bala?
It's not legal. Hindi yun binding tulad nung kasal natin, babe. Alam mo naman na ginawa ko lang yun, di ba? Para makauwi sa inyo, para mabuhay, no, makabalik. Hindi mo sinabi sa akin na kaya ka nakasurvive dahil nagpakasal ka sa iba? Iwan mo ba ako? Maghihiwalay ba tayo, babe? Mabalikan mo ba si Shaira? Winning space. Winning space. No! Kailangan ko na panahon. No, you don't need. Kailangan ko na panahon. Bigay mo sa akin. Sino yan? It's me. Shay? Shay, may susi ka? Bawal yung ginagawa mo. Best friend ko, manager dito, remember? Don't worry. Mag-uusap lang tayo. I'm sorry kung pinalis kita last night. I know, marami kang gustong sabihin sa akin. Medyo magulo lang talaga yung isip ko that night. And Jordan, I know na marami akong maling nagawa sa'yo, mga kabaliwan. Pero ginawa ko lang naman yun kasi ayaw kita mawala sa akin. Dahil mahal na mahal kita. Shaira. No. Jordan, please. Let me talk. I love you so much. Simula noon hanggang ngayon, mahal na mahal kita. Ikaw lang, ikaw pa rin, walang iba. At kung pipiliin mo ko, I promise you, I will be loyal to you. I will be faithful to you. Hindi kita lulukohin. Hindi kita sasaktan kagaya ng ginagawa ngayon sa'yo ni Christy. So please, please, hon, please, give me a chance. I will help you. Tutulungan kita para makalimutan yung sakit binibigay sa'yo ni Christy ngayon. Not as your friend, but as your rightful wife. Ang hina mo, kaya ka kinalimutan ni Christy. Nagpakasal kami sa kuta. Laging mag-asawa kami, alam mo naman yung ginagawa ng mag-asawa, di ba? Gabi-gabi, paulit-ulit, dahil sarap na sarap siya. Mali dito. Mag-asawa tayo. Mali ito. Ang gulo-gulo ng isip ko. Mali ito, Shay. Please, iwan mo na ako. Iwan mo na ako. Ayoko mag-take advantage sa'yo. Jordan, ikaw ang unang humalik sa akin. Gusto mo rin ito. Namimiss mo rin ako. Ano mo ba ako, kamahal? Matatanggap mo ba lahat ng to? Ngayon, alam mo na kung ano ang totoo? Oh my God! You're so tough! Yan ba yung tinuro sa'yo ng asawa mo sa kuta? Wala ka na bang ibang ibabato sa akin kundi yan, ha? Palibhasa kasi kahit maghubad-hubad ka sa harap ng asawa ko, ayaw niya pa rin talaga sa'yo! Tama na! Shay! Christy! Ano ba?